Good morning mga ka-sewing machine. Meron po tayong heavy duty na brother brand. Ito na po siya. All metal bobbing patch po yan. Wala po siyang plastic kahit yung bobbing kit niya. Ayan, metal na metal po yan. Ayan po, oh. Tapos ipapasok po natin yan. Maayos, tutunog po yan. Tapos ito po yung sinulid natin. Two optional po tayo. Pwede patayo, pwede rin pong pahinga. So dito tayo sa patayo. Munod. Isa. Dalawa. Tatlo. Minsan ito, nagtatago po ito. So ikutin natin itong bilog. Yung mga beginner dyan, kailangan nyo po mahanap kung saan ito nakalagay kung minsan. Ayan. Pangatlo, diretso po dito, tsaka dito. So, butas na po ng karayom. So, ituturo ko po sa inyo yung mga purpose ng mga stitches na nakalagay dyan. Tapos, hawakan po natin itong ano, sinulit. Tapos, ikusin natin ito, mga beginners, ha? Ayan, kakainin niya po yan. Tapos, papasok na dun sa loob. Ayan. So, unang-unang gagawin natin, gagawa po tayo ng letters. Ayan, yung manual embroidery, ha. Gagawin natin yan. Tag. Ayan. Yung gusto gumawa ng patches, name flute, at saka name fleet, send to siya. Tapos, itaas natin itong free arm. Free arm po ito, ayan. Gaganyan natin yan. Tapos, ayan. So, ayan. Ikutin natin, iswing natin yung kamay natin kung saan natin siya dadalhin. Napakaganda po ng manual embroidery ng sewing machine natin. Isusulat po yung idol kong si Roy. Yung pangalan niya, si Roy Benson. Yan, napaka-perfect po mga suki yung ano, panggawa natin ng letter. Yan o. Kita nyo po. Ayan. Ikakat nyo lang po yung mga natitira dito. Ayan. Tapos, kung gusto nyo po mag-back twist stitches po tayo, ito napakadali lang po siya. Ayan. Ibabaan natin to sa number 3. Ayan. Tapos, pumunta tayo sa normal stitch. Ayan. Number 1, ito, distance, yung spacing. Kung makapal, manifest. Ayan. Normal yung number 3. So, ayan po siya. Ayan, oh. Sobrang smooth po ng takbo niya. Tapos, ito naman po yung reverse lock. Ayan, umatras na po yan pusa. Pag, inano natin siya, long press. Ayan. Check natin yung performance niya. So, ayan, napakaganda po siya. Ayan, kung gusto niyo po isagad ng number 4 yung ano, distance niya. So, mas malalaki po yung agwat ng tahi natin. So, ayan. Pwede na po siya makakapal at matitigas na tela. Then, zigzag naman. Or aging. Ayan. Ito, pang piping yung gagawin natin para sa mga t-shirt. Kung gusto nyo po gumawa ng pang piping sa gudid, sa gilid, at pang aging. So, ayan. Pwede po yan. Ayan po, mga ka-sewing machine natin. Napakaganda. Ayan. Check natin, no? Back to back po yan. Meron dito, lock. Meron dun, lock. Sa ilalim, ganun din po siya. So, ito yung single aging natin na tahi ito. Number 9. Ayan. Ito naman po siya. Ayan, no? Single lang po yan. Wala po siyang lock sa dulo. Tapos, sa mga punit na damit, ito, pinakamagandang i-ready mix sa damit or magre-repair ka ng damit. Ayan. Tapos mayroon din po siyang kadilang tahi ito. Kung gusto mong pang matibayan na tahi, ayan po siya. Hindi siya normal na tahi, yan ay kadena, yung double stitch para sa mga back to original na panahi. Ayan. Ayan po siya, oh. Tapos mayroon din siyang scallop, yung mga may hilig mag-border niya ng garterized, pwedeng pwede niyo po yung gamitin yung 11, 12, 13 hanggang 14. Yan.
kalop naman po yan. Letter C, kung tawagin namin, pwede ka mag-press ng sarili mong borda. Ayan o. Flowers, ayan. Okay, so hanggang dito lang po mga ka-sewing machines. Maraming salamat and God bless po.